Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ating ginugunita ang pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Ngalo ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalumagi ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po lahat. Alleluia. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tina. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At sa inyo po muli, welcome po kayong lagi dito sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio.
Ngayon po'y ating ginugunita ang pagkareyna ng Mahal na Berheng Maria. No? Nung isang araw, ang ating pinagdiwang ay, nung 15 ay Assumption, ngayon naman ay ang pagkareyna ng Mahal na Ina. Simulat sa pulpa, sa lumang tipan, ang Diyos ay naghahanda na. No? Talagang dahil sa kanyang pangako na ipadadala, magkakatawang tao ang Panginoon. No? Kaya siya'y humirang na, pumili na ng isang ina na magdadala sa Panginoong Jesus. No? Kaya kita ninyo sa unang pagbasa, sa lumang tipan, dito binabanggit na nakatanaw, no? Makakatanaw ng liwanag ang isang bayang malaon ng nasa kadiliman. Ibig sabihin ng isang bayang matagal nang nasa dilim, ngayon isisilang, makakaranas ng liwanag ang bayang matagal nang nasa dilim. At dahil sa pag-oo ng Mahal na Ina, no? Dito tayo makakaranas ng liwanag. Salamat sa Mahal na Berhen, siya'y umuo sa Diyos, no? Kaya dito binanggit niyo kaganda ng usapan ng anghel at ng Mahal na Ina. Ang sabi, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, highly favored by God, no? Sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao ay parang highly favored, yung ikaw ay pinagpala, yung kita ng mga tao, pinagpala ka. Yung alam ng tao para bang iki-bless na bless. Marami ang naiinggit sa iyo, no? Marami ang gustong wasakin ng iyong buhay. Kapag ikaw ay alam na nasa mataas ka, kapag ramdam nila ikaw ay highly favored, no? Ganyan ang tao, no? Pag iki-highly favored, pag iki-pinagpala, pagka ikaw ay umaasenso sa iyong buhay, pagkita nila, at kahit ang demonyo, no? Tingnan niyo ang demonyo, ganyan din. Anong gagawin ng demonyo sa isang taong parang highly favored by God? Gagawa siya ng paraan para wasakin. Tingnan niyo si Job. No? Si Job ay pinagpala ng Diyos. Siya'y may magandang pamilya, magandang buhay ng pamilya, may magandang, kung sa ating panahon ngayon, may magandang negosyo. Dahil siya'y maraming alagang mga hayop, siya'y ang tingin talaga sa kanya'y lubos na pinagpala. Anong ginawa ng demonyo sa kanya? Ang sabi ng demonyo sa Diyos, kaya ka lamang niyang pinupuri at pinagpapala. Kaya ka lang niyang pinupuri at sinasamba. Dahil siya'y pinagpapala mo, bakit di mo subukang alisin ang lahat ng kung anong meron sa kanya at isusumpa kanya? Ganyan ang demonyo. Anong ginawa ng demonyo sa kay Job? Inalis ang lahat na ipinagkaloob ng Diyos. Nawala ang pamilya, namatay ang pamilya. Ang kanyang napakadaming mga tupa, mga alipin, nawala lahat. At kahit siya mismo, siya'y may magandang kutis, ano? Maayos na kalusugan. Anong ginawa ng demonyo sa kanya? Siya pinagsugat ang katawan na halos ay mamatay. At marami siyang kaibigang nakapalibot sa kanya. Anong sabi ng mga kaibigan niya? Makasalanan ka, kaya ka ganyan, sumpain mo na ang Diyos. Pero anong sagot ni Job? Anong kanyang sagot? Ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos din ang may karapatang kumuha. Purihin ang Panginoong Diyos. Dahil sa nangyari sa kanya, no, hindi niya sinumpa ang Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos sa mga nangyari sa kanyang buhay. Anong ginawa ng Diyos? Ibinalik na doble ang lahat ng nawala na kinuha ng demonyo sa kanya. Muli, siya'y pinagpala ng Diyos. No? Ang Mahal na Ina, no? Say highly favored by God. Pero sa kanyang kababaan, ano, sa kanyang kababaan, no? Kita natin, ano naman ang kanyang naging sakripisyo? Say pinagpala ng Diyos ang matinding kanyang pain na pinagdaanan. Una,
si Jose, no? Si Jose ay marahil ay hindi na niya nakasama, no, ng mahabang panahon ang kanyang asawa. At lalong higit ang kanyang anak na nag-iisa na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, nakita niyang pinarurusahan, pinagdudusa. Kita niya ang pinagdadaanan at kita niyang ang kanyang anak ay namatay sa krus. Ganyan ang kanyang pinagdaanan. Ganyan ang mga highly favored by God. Dumadaan sa krus ang mga pinagpapala ng Diyos, no? Pero kailanman ay hindi sumusuko. Ang mga pinagpapala ng Diyos, kahit na anong pain ang inyong ang pinagbagdaanan, hindi isinusumpa ang Diyos, no? Hindi sinisisi ang Diyos. Laging purihin ang Panginoong Diyos. Ganyan dapat tayo, no? Pag tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay, kahit na parabang sobrang bigat na, huwag niyong sisisihin ng Diyos. Wala tayong karapatan dyan, no? Tayong kanyang mga nilikha. Laging purihin ang Panginoong Diyos sa lahat ng bagay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Berhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami ng naghahain na naghain ang kanyang kalilisinisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na bereng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na bereng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak.
na siyang nagbulat sa bulag, sa pilayoy nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamim ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
Patiyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung ito'y aming paglalaya, nabot ng pagkabagabag, naway mabanagan ka, hinirang natala. Talon man ang pangamba, di alintana sapagkat narin ka, ni ulos ng pighati at kadiliman na sa puso ni Numa, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanglawan kami aming ina.
pangitan naming pita. Naway maging hantungan pinakamimiti ka. Maria, Maria, sa puso ni Numa, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang giniginim. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Berheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Ilan lang pong paalaala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong nakikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibinabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, mayroon po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bukas po araw ng Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Banal na ina, meron sa dalganda, ay nanalangit at lupa, panalangin mo kami. Sa mga gusto pong mag-avail ng